Hello mga Ninja, welcome back to my channel. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano mga nilalaro ko dito sa RG35XXH. So let's go! Pretty basic lang naman itong video na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga specifically top 5 games na mostly played dito sa RG35XXH na medyo iba do sa list na nasa 35XX before kasi medyo limited siya. Dito medyo nag-expand yung library ng games na pwede laruin kasi meron na tayong Dreamcast and PSP, DS, no? Pero more on PSP games yung mga nalaro ko kasi nga yun yung mga hindi ko nalaro sa RG35XX na regular. And hindi ko rin sila malaro sa Plus kasi nga walang analog. So dito sa H, I think the best 35XX, pwede ko na ma-utilize yung gaming experience ng mga laro na gusto ko. Specifically on PSP console. Pero ngayon, papasok tayo sa number 5, which is the Marvel vs. Capcom 2. Ito ay Dreamcast game, no? Ito yung kasunod nung syempre Marvel vs. Capcom 1 na sobrang adik ako dati nung PS1. Although wala akong PS1 before, nakikilaro lang ako sa mga comp shop. And must have kasi parang kung wala kasing console before, yung mga usong laro na nandun na parang co-op games, yun yung lalaroin mo with your friends. Kasi pag nag-rent ka ng PC, ay nag-rent ka ng PlayStation, 10 pesos per hour, 20 pesos per hour, pwede na kayo 2-player. So ikaw, mahanap ka lang kalaro, lalaroin nyo kung ano pwede nyo laruin na magkasama. At isa, yung Marvel vs. Capcom doon. Kaya lang, this is Dreamcast game. Medyo na-intriga ko kasi never ako nagkaroon ng Dreamcast pero dapat magkakaroon ako. Honestly, dito ko lang ito nalaro. So ito siya. Never ako nakapaglaro ng any Dreamcast game and dito lang. So, alam ko groundbreaking din yung paglabas ng Dreamcast sa gaming community. Kaya sa akin, must have na malaro to dito sa mga bagong handheld na available na ngayon. Saan na si Spider-Man? Yeah? Paano ko ba ipapaliwanag? Masyadong pinaganda yung mga yung experience niya yun, no? Kung meron ito dati, grabe. Hindi mo na kailangan lang TV, no? Hindi mo na kailangan lang ano. Oras na lang ang kailangan mo. Pero ngayon, yun yung pinakamahirap kunin yung oras. Very nice. And number 5 ko siya. As much as possible, naglaro ako ng mga games dito na hindi ko na-experience sa RG35XX na regular. Honestly, yun kasi talaga yung tugo ko aside from the Steam Deck na medyo hindi nga marunong na ito eh. Pero nag-enjoy ako kasi hindi ko sila laro. Pero yun, available siya dito. At marami rin kasi nagre-request nitong laro na to sa mga nag-avail ng memory cards natin. Kung gusto niyo mag-avail ng memory card, yung link nasa description box below. That is Batocera OS for RG35XXH and Plus. So, Marvel vs. Capcom 2 on number 5. And next naman sa our list is, syempre, mapakita ko sa inyo. Ngayon naman, lipat tayo sa PSP. So, mga tatanong, yung theme, kasama na to doon sa Batocera OS na binibenta natin sa Shopee. Yan, punta tayo sa PSP. And yung number 4 natin is Naruto. No? Ultimate Ninja Storm. Ito yung kasi yung laro na sobrang iniyakan ko nung bata ako kasi hindi ako makapaglaro. Kasi available siya sa PS2. That time wala pa PSP. So, gusto ko, fan na fan ako ng Naruto. No? Nung unang lumabas yung Naruto, tapos na. And panapan ako ni Rock Lee, actually. Specifically, Rock Lee, that time. And sa PS2 ko lang ito nalaro. Then, nung naging available siya sa PSP, sabi ko, wow, PS2 game, pwede na PSP. So, nilaro ko siya. Sobrang daming oras na nilaan ko dito para malaro itong game na to. Actually, yung game ko dati, hindi pa English version eh. Kasi, pag nagda-download yun ng games dati, mga piratang games dati, hindi ko makakapili. Tapos, sa online, hindi ko makakapili. Makakapili lang version, unlike ngayon, para pahirapan talaga. Tapos, online, magda-download ka sa computer shop, 1 GB file, aabuti ka lang 5 oras.
So kailangan mo lang talaga makidownload ko sa mga malls. Or bumili ka lang UMD. Pero wala akong pambili. Aminin ko, namimirata ako dati ng PSP games. Hindi na ako magpapaka-hipokrito. Totoo yun. Sinabi ko yan sa PSP na video. And ito yung gameplay niya. Meron tayong unboxing ng PSP original eh. Yung mga lalaro kong games. And running smoothly siya dito, di ba? Hindi ako mapaniwala. RG35XXH running the PSP game. Full-fledged PSP game to. Medyo may mga glitching lang konti, pero unnoticeable talaga. Hindi, although noticeable, sorry. Pero hindi siya ganun nakaka-affect do sa gameplay, no? Super tayo. Yun, no? Yan yung pagkatapos yung super na yan, no? Magiging mabilis siya. Pagkatapos sa Extreme Lotus to, eh, no? Eh, kaya lang patay na si Naruto. So, yun, that is my number 4 top RG35XX game. Ang ating number 3 is a PSP game pa rin, which is the Tekken 5. Pinili ko tong Tekken 5 kasi yung Tekken 6 hindi siya ganun ka-smooth dito sa RG35XXH. Pero, sa between sa Tekken 5 and Tekken 6, naging available sila sa PSP, mas nalaro ko yung Tekken 5. Kasi mas marami kang pwedeng gawin. Mas parang full game siya sa akin kaysa sa Tekken 6, which is nung lumabas siya Tekken 6, may mga additional characters like sila Bob nandun na yata. Doon sa 5 wala pa, pero yung customization ng damit, mas marami ako natutunan at na-enjoy ko yung Tekken sa Tekken 5. So good thing na mas gumagana siya dito sa RG35XXH. Actually, dito ko natutunan gamitin si King. Hindi naman ako King user ng Tekken 3 eh. Eh, di lang ako eh. Ganun-ganun lang ako eh. Medyo mas may natutunan ako sa Tekken 5. And ito, may glitch siyang konti. Pero playable. Playable siya. No? Considering the hardware ng RG35XXH, no? Then the price, hindi na ako magre-reklamo. Nakaka-play ako ng PSP game, full-fledged PSP game na 3D. Tekken? This is Tekken. And we're talking about Tekken 5. Ano pa lang ngayon? Tekken 8 pa lang ngayon. Ah, sorry, hindi nyo pala nakikita. Shadow ko nag-enjoy. Ganito ako mag-review ng game eh. Nag-enjoy ako. Dito ko natutok. Gagawin ko nga yung grab dito. Kaya ko ba yung grab dito? Hindi ko pa na try. Si Baik, wala ito sa ano eh, no? Si Baik pa lang sa Tekken 8. Ito yung gusto ko rin gamitin ito eh. Kaya lang, hindi ko siya magawa. Nakakatawa pa dito, ang dami kong memories sa PSP playing this game with my friends. No? Kasi, kaya lang naman ako nagka-PSP nun kasi naawa sa akin yung nanay ko. Kasi yung mga friends ko may PSP din. So, kunti yan, hindi na kayo kailangan mag-rent ng computer siya para maglaro. Ganda nun. Sobrang gandang experience natin ng PSP. I think that is my high school days. Next natin is another PSP game. And sa mga nakakatanda nito, na-mention ko rin to sa ating PSP unboxing, I think, or dun sa top PSP games na gusto natin laruin sa PSP. At syempre, nilaro ko rin siya dito. Hindi ko papalagpasin to. Valhalla Knights. Ito yung sabi ko na ewan ko kung alam ng karamihan. Pero ito yung game na parang meron tayong ganun eh. Yung hindi ganun patok pero gustong-gusto natin. Pero ewan ko kung sumigat to kasi wala naman ako idea kung sumigat to. Kasi yung mga game na to, yung tipong yun lang ilalaroin mo kasi yun lang yung meron ka. Pero grabe, ang ganda nito. Valhalla Knights. Parang itong rip-off ng Final Fantasy. Pero mas nagustuhan ko to kaysa doon sa original game. Pero hindi ko naman siya masasabing peking game kasi meron naman talaga siyang sariling story and credibility na magandang. Tignan nyo naman, boy, PSP game yan, pre. PSP game yan. At hindi siya turn-based. Yun ang gusto ko dito. Hindi siya turn-based. Makipaglabang ka talaga. Tapos meron kang healer, meron kang magician, meron kang fighter, no? Tapos parang magte-tame kayo ng mga monsters na kagaya nito, no? Meron kang team. At ang ano dito, ang tagal nitong game nito, ang lawak nitong game nito. Marami kayong masasagupa, pagpapalakas ka, ipon ka ng mga kasama mo. At sa akin sobrang ito ang pinakamahabang game time ko sa lahat ng PSP game, Valhalla Knights. And I think lalaruin ko ulit siya dito sa
RG35XXH kasi nakalimutan ko lang yung story, nakalimutan ko na nga mismo yung game mechanics eh. Pero yung mismong game naalala ko. And gusto ko siyang laruin dati doon sa PSP, kaya lang bumili ako ng bala which is Japanese, kung nakita nyo. Although pwede ko naman siyang i-download down through memory card. Pero dahil nga all-in-one na itong RG35XXH, eh parang dito ko na lang din nalaruin. So sa akin, this is my top 2 game, RG35XXH. And for the top 1, meron ba kayo idea for the top 1? Pero bago ko sabihin yung top 1, gusto ko lang i-mention yung parang honorable mention. Kaya lang, medyo nagkaroon siya ng problema. Isa to sa mga talagang nilaro ko rin nung high school days with my PSP. Along with God of War. Hindi ko na sinama yung God of War kasi hindi siya malalaro dito. Pero this game, Dante's Inferno. Sobrang ganda na ito. Ito yung... Pwede ko sa mga rip-off eh. Hindi ko naman siya masabing ginaya niya yung God of War, pero almost same mechanics kasi siya nung Chain of Olympus and Ghost of Sparta that time eh. Pero meron siyang sariling title, no? Ang ganda rin ng storyline, no? Yung maglalakbay ko sa impyerno, tatalunin mo si kamatayan. Napakaganda rin itong Dante's Inferno. And that time kasi parang wala pa siyang sariling identity na, alam ko Xbox game to eh. Kaya parang ang nangyari, nakasabay siya ng God of War, naging kapareha siya ng mechanics ng God of War. Kaya parang ako, labitin ako sa God of War, naghanap ako ng mga game na kagaya niya. Nakita ko to. Eh kita nyo, hindi siya ganun ka-smooth dito sa RG35XXH. Pero gusto ko pa rin i-mention at pakita sa inyo yung experience dito. And sobrang na-miss ko rin kasi to, Dante's Inferno. Alam ko hindi ko to natapos before kasi... Parang natatakot ako eh. Natatakot ako dun sa mechanics yung laro na to, no? Palalim ng palalim yung impyerno. Parang piling ko yung dito pang bata eh. Pero ngayon parang mas ma-appreciate ko siya. I think lalaroin ko to sa Steam Deck. Ganda nito. Maganda tong laro na to. Sa tingin ko mas parang mas malalim pa yung kwento nito sa God of War mismo. Pero the battle style kasi, the mechanics of the game, pati yung mga, anong tawag doon? Tawag doon eh, yung... pipindot ka ng button tapos parang may cutscene tapos pag hindi mo napindot hindi matutuloy, nakalimutan ko yung tawag, sorry, paki-comment sa baba. Yun, Dante's Inferno. And sama na natin yung God of War Chain of Olympus and Ghost of Sparta. Hindi ko na sinama kasi alam na yun eh, alam na yun ang lahat na pagka may PSP ka kailangan meron ko yun, God of War. For the record lang, sabi ko kanina ang pinaka mahabang game time ko is Valhalla Knights, pero ang to-go game ko is my number one. And wala akong ibang nilaro na emulation simula nung nawalan ako ng PSP, kundi itong game na to. Nag-emulate ako sa PC, nag-emulate ako sa cellphone, dito, sa ibang device pa. Basta, pagka nagkaroon ako ng chance na makapag-emulate ng game na to, ginagawa ko. And yun ay Fight Night Round 3. Yung nandito si Pacquiao. And ito lang yung game na talagang nilalaro ko na pagkakuha ko ng PSP. Tapos, kasi ano siya eh, may career mode to eh. So, pwede ka maglaro ng one fight per glance, no? Load mo lang yung save mo, okay na. Grabe to. Ang nagulat ako sa mechanics nito na marami siyang combinations na pwedeng gawin. Tapos yung may mga illegal blows pa. Then yung mga actual boxing superstars nandito. Mind-blowing sa akin yun nung nandito si Pacquiao. Si Filipino Pride. Biroin mo, that time nung nagkaroon ng PSP, merong Filipino nakasali doon sa game. Sobrang mind-blowing yun para sa akin. Plus pa yung mechanics ng game. Kaya lang, doon sa part ni Pacquiao, ang ginagawa ko, pinapabugbog ko siya kay Joe Frazier. Pero gumagawa ko sa sarili kong karakter. May ano to, mahirap na laro to ha, alam mo, yung parang, kasi nag-versus kami before, kaya lang nagkakaproblema kami kung sino left or right, syempre, mas parang Tekken, kung sino yung nasa left, syempre, masanay ka dun. Pero, hindi kasi pwede yun na parehas kayo ng viewing angle like ngayon. Dati, mahirap yun, nasa kanan, lugi. Kasi lagi mong ginagamit yung ano eh, yung kaliwa eh. Gusto ko dito yung parang torture mode niya. Pwedeng mag ano dito eh, ng depth si roll dito eh, ano. Yung ano, tapos yung pagmagano mukha, talsik yung dugo, grabe. Grabe tong laro na to. Ito yung kakawawain ko to.
Tapos, ano, konti yung konti, magpapalakas ka, papalaki ka ng, lumalaki rin yung katawan, no? Last 10 seconds, patay ka na, boy! Boom! Ay, mali, mali. Ganyan, oh. Ay, buhay ka pa, sayang. Yun, Fight Night Round 3. Sino mga nakarelate? Grabe, sobrang ganda. At, super working and running siya dito sa RG35XXH with Batocera OS. Yun lang naman ng aking top games, actually PSP games, na nilaro ko dito sa RG35XX. Sana nag-enjoy kayo. Kayo, ano ba yung list na meron kayo? And mga sa mga hindi ko pa na-mention dito, ano pang mga magagandang game, no? Ito, na-consider ko lang naman din kasi sila yung mga working and running dito sa ating RG35XXH Batocera. And kung gusto niyo nitong mga game na to, or kung gusto niyo yung list ng game natin, lalabas dyan sa screen. Available yung ating Batocera OS with these games. Pero I think yung nilagay ko lang yung Valhalla Knights eh. Wala siya doon sa list natin. Pero kung gusto niyo, pwede nyo naman sabihin sa akin, Valhalla Knights. And I think wala rin yung Dante's Inferno kasi hindi nga siya gumagana nang maayos. Pero pwede mo siyang laruin, no? Pwede mo siyang baguhin, pero hindi ko na ano, ayoko sagarin si RG35XXH. Ang haba ng pangalan, no? Pero thankful ako kasi along with my favorite games, hindi lang PSP, PS1, pati below. Siyempre, lalaro din ako ng Pokemon, lalaro ako ng Super Mario, yung mga retro family computer games, nandito lahat, all in one with the PSP. Wala na ako hilingin dito sa ano, sa napakamurang device. Eh, sobrang compact niya, no? Sobrang compact niya. Yun lang, medyo may issue kasi nga the PSP games is 16:9 aspect ratio, which is ito ay 2:4:3. Medyo meron siyang magkakaroon ng vessel. Pero okay lang sa akin, para lang siyang nag-emulate sa phone na mas maliit, no? Kung mas gusto niyo na mas malaking viewing, pwede niyo i-consider tong Trim UI, no? Na para PSP talaga. Pero pagdating kasi sa price, ito talaga yung pinakamura, and syempre available pa doon sa Shopee natin yung Batocera OS. Again, yung link nasa description box sa mga gusto mag-avail. Available yan yung ilan. Pwede kayo mag-request ng games. Kayo na bahala. No? 5 games. No? Sisikapin namin na hanapin at pagganahin dito sa device. So yun mga ninja, maraming salamat. Thank you. And see you in the next one.